Magandang araw na muli mga boss. Ano sabi ng mekaniko dito, kung pinano nyo? Hindi pa naman niya po na-check yan. Pero ang gusto niya mangyari, palit ng hydrovac. Palit kagad ng hydrovac. I-check ko itong hydrovac mga boss. Kasi, pinagal mo yan. Kasi may ulibot. Tumakas na rin, may ulibot siya. Diba? Takakan mo yung ano, sir, tapos takakan mo na ulit. After ko mabunot itong vacuum hose dito sa hydrovac, paapakan ko kay customer itong brake pedal niya. Brigas, diba? Tapos pag pinagin ko ito, lalamin siya. Lumabot. Good. Walang problema. Sa pag-check-up na ginawa ko, okay naman itong hydrovac niya. Kasi lumabot eh. Hindi naman nagbago yung vacuum pedal, diba? Walang problema. Pakipatay, sir. Start ulit makina. Dito naman ako mag-check sa brake caliper niya. Iikutin ko itong gulong tapos ipapapreno-preno ko. Ang problema kasi nito mga boss, pag nasa biyahe na si customer, naninikit itong dalawang harapang gulong niya. Nag-iilit yan mga boss. At syempre naman, pag nangyari yun, hirap nang humatak itong sasakyan niya, pigil na. At nakita nyo, inikot ko itong gulong niya. Wala namang stack up na nangyayari dito sa brake caliper. Both sides harapang gulong, okay naman siya. Walang problema din sa ano eh, sa caliper eh. Kaya siya umiinit dahil dito sa ano. Brake master niya, pwede dyan yung repair kit dito sa loob ng brake cylinder niya. Gastado na yon. Kaya para sigurado, syempre, iche-check ko muna yan. Pati yung sa pusrod niya dito sa brake pedal, kasama yun sa iche-check ko. At kahit na-check ko na itong hydrovac niya, nasa nakita ko is okay naman. Uulitin ko yung pag-check up dyan para sigurado. Sa pagtanggal naman ng brake master assembly nito, madali lang mga boss. Gagamit ka lang dyan ng tools na box wrench na number 12. Dahil nga sa nakarugtong itong brake master assembly mo dito sa hydrovac, tatanggalin mo yung dalawang nut niyan para maihiwalay mo itong brake master assembly dito sa hydrovac niya. Hindi ko muna niluwagan yung dalawang piting dito sa brake master cylinder dahil nga sa i-check ko muna itong pusrad dito sa hydrovac. Dahil nga sa old model itong sasakyan, syempre i-check ko muna itong pusrad niya. Pwede kasi meron niyang adjuster na minsan ginagalaw yun ng mekaniko kaya nangyayari yung paninikit. Kaya lang sa nakita ko wala namang adjuster itong pusrad niya. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, ibabalik ko muna itong brake master assembly niya dito sa hydrovac tapos lalagyan ko yan ng nut para maluwagan ko yung dalawang piting yan or fluid line dito sa brake master cylinder. Sa pagluwag ng mga piting yan mga boss, gagamit ka lang naman dyan ng open wrench na number 10. At kung sa palagay mo maluwag na itong dalawang piting niya or itong fluid line dito sa brake cylinder at kaya mo nang pihitin yan ng kamay mo, kamayin mo na yan mga boss para mas mabilis mong matanggal yung dalawang piting dito sa brake master cylinder mo. O diba, natanggal mo rin siya agad. Ako kasi mga boss, mainipin ako lalo't nagtatanggal lang ko ng tornilyo. Pag kaya na ng kamay ko, kinakamay ko na lang yan para mas mabilis. O dito na tayo sa brake master cylinder. Gamit yung snap ring plier, tinanggal ko itong lock ring niya dito sa master cylinder. Tapos i-check ko itong repair kit niya dito sa loob ng cylinder. Napansin ko lang mga boss, nang tinulak ko ng daliri ko itong piston dito sa brake master cylinder niya, matigas siya, maaaring may problema ito sa goma. Kaya ang una kong bubunutin dyan is itong primary piston niya. Ayan mga boss, yung hinihila ko. Mga naging experience ko kasi mga boss, sa nakikita ko nagiging problema dito sa brake master repair kit niya, minsan yung piston seal niyan, kung hindi namamaga, nagkakaroon siya ng punit o kaya yung bilog ng piston seal hindi na siya pantay or manipis na rin minsan yung piston seal tapos malambot na siya. Ayan yung mga naging experience ko mga boss dito sa piston seal ng brake master repair kit. Gaya nito yung piston seal niya manipis na tapos sobra pa siya sa lambot at nung pinakita ko kay customer nakita niya nga na hindi na pantay yung bilog ng goma niya. Kaya nga ang naging diagnose ko dito mga boss is yung repair kit niya dito sa brake master cylinder. Dito muna ako mga boss sa secondary piston niya. Nakita nyo diba tinanggal ko yung fluid reservoir niya, yung plastic. Kasi nga merong pin dito sa loob ng brake master cylinder na tinatanggal ako dyan para itong secondary piston niya is mabunot ko. Ito yung pin mga boss oh, ayan yung naglalak dito sa secondary piston niya. Tanggalin ko muna itong secondary piston niya dito sa brake cylinder mga boss. Tingnan nyo mga boss, yung secondary piston, hirap akong bunutin. Kahit yung primary piston, di ba, kung makikita nyo kanina, hirap akong bunutin. Dahil nga itong piston seal niya is malambot na. Ayan yung na-diagnose ko na pinanggagalingan ng problema. Maaring pag inapakan nyo yung brake pedal, itong piston, matagal siyang bumalik.
Ayun ang ibig kong sabihin. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, unang-una dahil nga sa nagto-troubleshoot lang muna ako. Ayaw ko munang magastusan si customer ng malaki. Siyempre naman, pag pinalitan ko ito ng buong brake master cylinder, medyo mahal ito. Ang problema, naghanap ako ng brake master repair kit nito. Wala akong mabili. Ang available lang nila is itong buong brake master assembly. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, ang binili ko na lang is yung goma. Yung piston seal lang talaga. Meron akong nabibili noon, magandang klase, Japan siya. At makailang beses na akong nakagawa ng video na goma lang ang pinapalitan ko dito sa brake master cylinder. Nung unang gawa ko nga ng video na yun lang ang pinalitan ko, yung goma lang, ang dami nga nagbas, sabi nila, nako, ilang araw lang yan, sira na yan. Yung iba naman sabi, nako, delikado yan. Minsan kasi may mga tao na pag humatol, daig pa yung Diyos. Yung bang pag nagsalita siya, hindi siya nag-iisip. Kasi kung mag-iisip ka, eh bakit ibinibenta niya sa merkado kung delikado? Eh halos lahat ata ng auto supply may nagtitinda ng repair kit lang or yung piston seal lang ang tinitinda nila. Merong ganun. Gaya nito mga boss, ayan yung ikinibit ko na repair kit dito sa piston niya. Hindi ko na naipakita sa inyo na pinalitan ko ng piston seal yan dahil nga sa sinigurado ko na yung gomang ibinigay sa akin is kaparehas talaga nitong tinanggal ko dito sa piston niya. Kasi nga, pag piston silang pinapalitan ko, lalo dito sa brake master assembly, naku, naninigurado ako niyan, dapat pares na pares yung gomang tatanggalin. Kaya sa auto supply pa lang, pinapalitan ko na itong piston seal niya. Kaya nga siguro nagiging delikado sa inyo, kapag kayo ang nagkabit ng piston seal, eh wala kayong check-up na ginagawa. Eh ako, chinecheck ko maigi yan. Dapat perfect yung sukat ng piston seal at yung brake cylinder mo, yung loob niyan, dapat walang gasgas. At higit sa lahat, hindi mapagastos ng malaki si customer. Nagbayad na nga ng labor eh. Sana kahit pagdating man lang sa pyesa is makatipid si customer. Para sa akin kasi yun ang tama. Balik na ako sa pagkabit ng piston mga boss. Nakita niyo yung tinuturo ko sa secondary piston. Di ba may butas siya? At ito namang pin nakapwesto dito sa brake master cylinder. At nakushoot siya dito sa butas ng secondary piston mo. Ayan yung stopper ng piston mo kaya hindi siya nabubunot. Tapos ilalagay ko na itong secondary piston dito sa brake master cylinder. Pag naisalpa ko yan mga boss, itutulak nyo yan gamit kayo ng kahit anong bagay na pwede nyo pantulak dito sa secondary piston. Ngayon, pag naitulak nyo naman siya, i-check nyo ngayon dapat yung butas ng piston or ng secondary piston dapat pasok itong pin ron. Dapat nakatapat siya. Ayan o. Ayan. Nagkataon mga boss, sinadya ko talaga yan dahil hindi ko maipasok itong pin para mag-lock dito sa secondary piston. Ibig sabihin, yung pagkakapasok ko ng piston mga boss is hindi siya talaga nakasentro. Dapat sentro siya yung butas. Ayan, nakasentro. Tsaka mo ngayon siya, itutulak itong piston. Ha? Tandaan nyo mga boss, ah? Inulit ko. O ayan, yung piston ano, nakita nyo yung butas ng piston, itatapat nyo yun dito sa butas na paglalagyan nyo ng pin. Huwag kayong mag-alala kasi masisilip nyo naman yung butas nyan kung magkatapat na sila. Basta siguraduhin nyo lang na yung pagtulak nyo ng secondary piston is tatapat naman dito sa butas ng paglalagyan nyo ng pin para hindi kayo sumablay. At pagtapat yan sa butas niya mga boss, ilalaglag mo lang itong pin. Shoot na yan eh. Nakita nyo naman, di ba? At bago ko ilagay itong primary piston, ibiblid ko muna itong secondary piston niya mga boss. Nakita nyo naman, di ba? Nilagyan ko ng brake fluid. Itong brake cylinder, yan yung linya papunta dito sa secondary piston. Gagamit ka lang naman dyan ang pantulak mo dito sa piston niya mga boss. Tapos itutulak-tulak mo yan para matanggal yung hangin dito sa secondary piston. Nakikita nyo, di ba? Nagbabawas siya ng brake fluid. Kapag buo na yung fluid na lumalabas dito sa secondary piston niya, yung butas, mapapansin nyo, ayan na yung fluid mga boss. Nasa bukana na siya. Pag ganyan mga boss, pwede ko na ngayon ibalik itong reservoir niya dito sa brake master cylinder. Itapat mo lang yung goma dyan mga boss dito sa butas ng brake master cylinder tsaka mo ngayon siya idiin. Tapos yung screw na tinanggal ko dyan, ibabalik ko na yun para itong reservoir niya na nakakabit dito sa brake master cylinder is hindi siya matanggal at hindi siya magkaroon ng leak. Mahalaga mga boss na dapat meron siyang screw. Kaya dapat, huwag niyong kalilimutang, huwag ilagay yan. At dahil okay na yan mga boss, nilagyan ko na ng brake fluid, itong fluid reservoir niya, tsaka ako nilagay itong primary piston. Tapos, isinunod ko nang ilagay itong lock ring niya. Gamit ka dyan ng snap ring plier para maayos mong mailagay itong lock ring dito sa master cylinder. Tsaka mo ngayon, ipump ulit itong primary piston para yung hangin niyan sa loob is matanggal. Gaya ng dati, ipapump mo lang itong piston niya.
para lumabas yung hangin dito sa loob ng cylinder. Ang kagandahan kasi mga boss, pag dito pa lang sa baba, tinanggalan nyo na siya ng hangin. Pag inilagay nyo na itong brake master assembly sa hydrovac, madali na lang uli kayo magbi-bleed. Dahil nga sa natanggalan nyo na ng hangin dito sa brake master assembly. At makikita mo na ngayon, after mo mag-bleed, nasa buka na yung fluid niya ng paglalagyan mo ng mga fitting. Kaya okay na yan mga boss. Ilalagay ko na ulit ito sa dati niyang position, dito nga sa hydrovac niya. Pag inilagay nyo itong brake master assembly dito sa hydrovac, kung mapapansin nyo, may push rod sa hydrovac, di ba? Isushoot nyo yun sa primary piston ng brake master assembly nyo. Tapos, unahin yung ilagay yung dalawang fluid line niya or dalawang fitting dito sa brake master cylinder. Ayan yung nilalagay ko mga boss. At pag naipakapik nyo na itong dalawang fitting dito sa brake master assembly, gamit yung open rod sa number 10, higpitan nyo na yan. At dahil okay ka na dito sa fluid line, ilapat mo na itong brake master assembly mo dito sa hydrovac niya. Tsaka mo ngayon ilagay yung number 12 naman na nut. Ayan yung pinakita ko mga boss. Siguraduhin nyo lang maayos yung pagkakahigpit nyo ng dalawang nut dito sa brake master assembly. Gamit yung box wrench nyo na number 12. At pag okay na yung pagkakahigpit mo sa dalawang nut, pwede mo nang ilagay itong vacuum hose niya. Ilagay mo nang maayos yung clamp niyan gamit ka ng plier. Ibig kong sabihin, dapat maayos yung pagkakalapat ng clamp para hindi siya magkaroon ng singaw dito sa hose. At para hindi kayo magkaroon ng problema. Tapos huwag mong kalimutang ilagay yung socket wire sensor niya dito sa brake master assembly mo. Ilapat mo maigi yan. Tapos pwede mo na ngayon i-level yung brake fluid mo. Ang ibig kong sabihin mga boss, pwede mo nang i-full yung paglagay mo ng brake fluid dito sa reservoir mo. At gaya nga ng sinabi ko kanina, magbi-bleed pa rin tayo. Kailangan mo na makakasama. I-start mo itong makina. Ipapump ni customer yung brake pedal niya. After a seconds, ipapapirmis mo yon nakadiin. Tsaka mo ngayon luluwagan yung number 10 na fluid line. Pag naluwagan mo yan, tutulo yung fluid. Tapos, pag tumulo na siya, isarado mo siya ulit. Tapos, bombahin uli yung brake pedal. After a seconds, ipapirmi mo yung brake pedal. Nakadiin lang siya, luwagan mo ulit yung number 10 na fitting. Pag buo na yung fluid na lumalabas at wala nang hangin at normal na yung brake pedal niya, okay na yan mga boss. Ibig sabihin, dito sa brake master cylinder, wala nang hangin yan sa loob. Pag buo na yung fluid na lumalabas at pwede na tayong mag-road test. Dahil nga ang problema nito, pag tumakbo doon ng medyo malayo, is nagiinit na itong dalawang gulong niya sa harapan at hirap nang tumakbo. Mahaba yung tinakbo namin mga boss, pero gaya ng dati, si customer na pinahatol ko. Mas mararamdaman ko na lang siya pag nanikip. Saan tayo? Paghiwa ka na. Kanina namamatay pag gano'n. Pag nanikit pala ang gulong nito, namamatayan na siya ng makina. Tapos kahit hindi ka magpreno, kusa na siyang titigil. Yun naman ay ayon kay customer. Maganda gamitin mo yung preno para mabilis siya manikit. Diyan mo malalaman. Ako ano, pag nanikit ako lang naninikit eh. Binubomba-bomba ko yung preno para manikit. So parang magaan naman, magaan pa tumakbo. Tapos mga ilang minuto bago tumigas yung takbo niya. Kasi kung simula sa amin hanggang Bayani Road yan. Tingnan mo kung maninikit, preno mo siya. Preno. Neutral sir, neutral. O bitawan mo yung preno mo kung hindi siya naninikit, okay na. Ano? Hindi na sir, wala nga, okay, hindi na ba, hindi na ba naninikit, hindi na. Kanina hindi nagpipriwil, umihinto ko siya eh. Hindi na siya na. Ibig sabihin, tama talaga yung ano natin, wala natin, go ba lang talaga, di ba? Malambot na siya, sobrang lambot, humaharang na siya. Kumbaga hindi na po siya bumabalik, hindi na tinutulak pabalik, nag-i-stack up na. Nag-i-stack up. So, ito pag pre-wheel ito. Ayan, pre-wheel mo. Detrecho mo. Detrecho mo. Nag-i-preno lang ako eh. Wala kang preno niya, oh. So, okay na. Hindi siya nainikit. Okay na yan. Well, observe mo yun ako, uulit, sir. Kaya binitawang ay, hindi mo siya, hindi siya nahahawakan sa ganung road test natin. Hindi ka nakakatagal na ganun. Opo, hindi ko natatagal na hawakan ang ganun kanina. Ngayon, okay na. O, yun lang, naging sira niya. Isa goma lang talaga. Sa likod, sir. Hello? Normal din yung likod eh. Okay na. Normal din po. Uli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.